Bismillah, alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Sa pagpapatuloy natin sa ating pagkalakay na sa shirk ay ang pagkalakay natin sa sinasabi ng mga scholars na ang shirk ang pinaka mabigat sa mga kasalanan. Barakallahu fiik, Ustaz Mujahid. Nais ko pang bigyan ng diin yung sinabi kanina ng ating mga ulama na ang shirk ito ay ang pinaka dakilang kasalanan. So kung ang tauhid ay pinakamalaking utos sa Islam, sa kabilang banda ang shirk naman ay pinakamalaking kasalanan. Ang katibayan dito, mababasa natin sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. So, ang ibig sabihin nito, katotohanan si Allah subhanahu wa ta'ala ay papatawarin niya lahat ng kasalanan kung naisin niya maliban sa shirk. So, dapat paunawaan natin yun. Of course, may mga balik Islam, nag-shirk yan. Pero, nagbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang balik Islam, maging mga born Muslim na nakaranas ng iba't ibang uring shirk, inshallah matalakay natin yung bagay na yan, ay ang tinutukoy doon sa talata sa banal na Quran, namatay na hindi nagbabalik loob. Namatay at inabutan ng shirk. Yun ang kasalanan na hindi pinapatawad ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dahil dyan, tinuturing sa pananampalatayang Islam na ang magtambal ka sa tunay na Diyos, ng Diyos-Diyosan, ito na po ang pinakamalaking kasalanan. At sa pagpapatuloy nga, sinasabi ng mga scholars, wa shirku a'damud dunuba dhalika li umur, na ang shirk ang pinakamabigat ng mga pagkakasala sa mga kadahilanan na sumusunod. Unang tinukoy ng mga scholars, Ustad Ahmad, li'annahu tashbih lil makhluk bil khaliq fi khasa'isil ilahiyah. Ang ibig sabihin nito, sabi ng ating mga ulama, napakadakilang kasalanan nito sa maraming kadahilanan. At inuna nga dito, sapagkat ang shirk daw ay tashbih sa makhluk ng khaliq, sa khaliq sa makhluk. Inihahalin tulad mo yung naglikha sa tagapaglikha, asa nilikha, rather. So si Allah subhanahu wa ta'ala sinabi sa banal na Quran, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay wala siyang katulad at siya ang pinaka nakakakita at nakakarinig. So masama talaga ang shirk. Bakit? Kasi tinulad mo ang walang katulad, ang Diyos na naglikha sa kanyang mga nilikha. Ayan po. At ikalawa sa mga tinukoy ng mga scholars na kadahilanan kung bakit ang shirk ang pinakamabigat na kasalanan, ay sinabi nila, Anna Allah akhbara annahu la yaghfiru liman lam yatub min. Na sinabi niya na si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagsabi na hindi niya patatawarin ang sino mang mamatay na siya ay nasa shirk. Tama, Ustad Mujahid, meron pang talata sa banal na Quran, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرِ. Ibig sabihin, yung taong nag-shirk, subhanallah, haram ang paraiso sa kanya. Tulad ng sinabi natin, namatay kayo, namatay siyang ang isang tao na mushrik, o yung nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, haram sa kanya ang paraiso at hindi siya makakarating ng paraiso. At isa pa sa mga tinukoy nga ng mga scholars na dahilan kung bakit ang shirk ang pinakamabigat sa mga pagkakasala, sinabi nila, anna shirk yahbitu jami'ul a'mal. Na ang shirk ay dahilan kung bakit nawawalan ng saysay ang lahat ng mga mabubuting mga gawain. Tama, Ustad Mujahid, sapagkat naalala ko yung isang baliwanag ng isang scholar. Tayong mga Muslim, hindi natin mahahatulan yung tao sa kabaitan niya sa kapwa-tao. Bakit? Kahit anong kabutihan ang gawin mo sa kapwa-tao, kung ikaw ay mushrik, walang kwenta lahat yan sa paningin ng Diyos. Sa pagkakataon naman ito, sinasabi ng ating mga ulama, kahit na ikaw ay paladasan, palabigay, mabuting magulang, mabuting anak, wala yan saysay sa paningin ng Diyos kung ikaw naman ay mushrik, kung ikaw naman ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala ng Diyos-Diyosan. Sa isang talata, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ. Pinagbawalan dito ni Allah subhanahu wa ta'ala na humingi kayo ng tawad, samantalang ang paghingi ng tawad ay napakalaking, napakahalagang gawain. Pero huwag ka muna ikang humingi ng tawad, maliban alam mo yung la ilaha illallah. O, maliban alam mo yung la ilaha illallah. Sapagkat,
Dito, isa ito sa basihan para yung gawain mo ay maging katanggap-tanggap kung kilala mo muna kung sino yung Diyos na dapat mo sambayin. At ito nga, ang huli sa tinukoy ng mga scholars ay sinabi nila, An-Nashirka Akbarul Kabair, ang shirk ang pinakamalaki sa mga kasalanan ayon mismo sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi dito, Qala sallallahu alaihi wasallam, Ala unabbiukum bi akbaril kabair, gusto ba ninyo nasabihin ko sa inyo ang pinakamalaki sa mga malalaking mga kasalanan? Kulna, Bala ya Rasulullah. Sinabi namin, sinabi ng mga sahaba, Opo, o sugo ni Allah, Qala al-ishraku billah. At una niya binanggit dito ang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Yung kabair, tinatranslate to sa English na mga major sins. So, ibig sabihin, ang kahalin tulad nito, yung pagpatay, pag-inom ng alak, zina, pangangalo niya, at iba pang mga masasamang kasalanan. So, yung shirk, mas malaki siya dito. Maraming tao nalilito dito. Akala nila pinakamalaki masamang kasalanan yung, let's say, man rape, umatay ng tao. Pero sa Islam, malinaw. Sa Islam, ang pinakamalaking kasalanan ay ang shirk. So, barakallahu fik Ustad Mujahid, kasi itong mga binabanggit natin, mga dahilan kung bakit tinasabi natin pinakamalaking kasalanan ng shirk. Ang sabi kasi ng ating mga ulama, madali yung tao na pinagbawalan mo, inutusan mo at hindi mo sinabi yung dahilan, mahirap para sa kanilang sundin o kaya umiwas sa bawal. Sundin yung utos o kaya umiwas sa bawal. Ano? Pero kung sinabi mo yung dahilan, mas magkakaroon sila ng dahilan para umiwas o sumunod. Halimbawa, may nag-iwan dito ng tubig at sinabi, huwag nating inumin yung tubig. Maaring pag nakaranas ka ng matinding pagkauhaw, inumin mo rin yung tubig kasi hindi mo alam yung dahilan eh. Pero kung yung nag-iwan ng baso, sinabi niya, huwag niyo inumin yung tubig sapagkat ito ay may lason, kahit gano'n siguro kakauhaw, ay hindi mo inumin yung tubig. Kasi marami nagtatanong, ano bang dahilan bakit bawal ang shirk? Bakit hindi dapat ito gawin? O kaya ano bang dahilan bakit tayo dapat sumunod sa tauhid? So itong mga pag-aaral na ito, makakatulong talaga para mahubog ng tao ang pananampalataya niya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa pagbubuod nga ng nating pagtalakay sa shirk bilang kabaligtaran nga ng tauhid unang-una, at ang mga scholars ay tumukoy sa kahulugan ng shirk bilang pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagka-Diyos at pagka-Panginoon, at lalo-lalo na sa kanyang pagka-Diyos, dahil ang mga tao ay maaaring gagawa ng mga gawaing pagsamba na dapat ay para kay Allah, para sa iba. Katulad ng paggawa ng pagkatay, mga pamamanata at iba pang mga uri ng pagsamba. At ang mga scholars na itumukoy ng mga kadahilanan kung bakit ang shirk ay tinuturing na pinakamalaki sa mga pagkakasala. At ipagpapatuloy po natin ang pagtalakay nga sa usapin ng shirk sa susunod pa natin mga episode sa pamamagitan ng pagtalakay sa pangkaraniwang mga katanungan ng mga tao ukol sa shirk, lalo-lalo na ukol sa mga katanungan ng mga uri nito. At kung kayo ay meron pong mga katagdagang mga katanungan o mga usapin na nais ninyo linawin, ay makipag-ugnayan po kayo sa amin. At inshallah, sa tulong ng ating mga marunong at maalam na mga tagapayo, ay makapagbigay kami sa inyo ng matalinong sagot. At hanggang dito na lamang po ang aming programa. At abangan po ninyo ang susunod na ating mga episode. Wa jazakumullahu khaira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.